Then if any man say unto you, Lord, here is Christ, or there, believe it not. For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, insomuch that if it were possible, they shall deceive the very elect. 25. Behold, I have told you before. Let's pray, Panginoon. Maraming salamat sa inyong mga salita, Panginoon. Ang pag-aaralan, Panginoon, ang katotohanan nito at ang warning nyo, Panginoon, ang aming pag-presensya na bawat isa din po, Panginoon. Excitement about these things, Lord, na again, ito po'y hindi lahat maganda, but actually sa amin ay napakaganda nito, Lord, sa mga mananampalataya at sa aming mga kabataan din po, Lord, na maagang edad, Panginoon, maintindihan nito mga bagay nito, Lord. Ngayon din po sa amin, bigay kami ng bigay ito ng mga ng encouragement sa amin at kapayapaan din po, Panginoon, the fact na kayo po'y babalik muli at isasaayos ang lahat ng bagay. So, we pray na kayo po'y magagabay. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Mga po na po. Okay, good evening po sa lahat. So, ito na. So, yung Matthew 24, last week, tayo nag-introduction. Binilisan lang natin. Again, medyo kapit kayo sa upuan nyo. Excited to. Exciting to, kaso, kailangan nyo mag-isip. Okay, kaya sundan nyo ako ng mabuti. So, actually, kaya medyo excited to. Exciting to. Bakit? Kasi, mga sasanay kayo siguro sa mga pelikula, di ba? Ano yung ginagawa sa pelikula? Di ba? Laging may suspense. May yan, yung mga part ng ano, kahit saan yan, novela man, may climax, okay? So, anong muna yung bago climax? Kalimutan ko natin. Introduction, rising action, climax, and then? Falling. Kalimutan ko, basta yun, meron ding medyo, alam mo na, matatapos na to. And then may final, no? May end, okay? So everything at the beginning has an end. So napag-aralan natin last time yan. So, exciting yan kasi, minsan gusto naman yung matapos eh, di ba? Lalo na kami kasi tagal na namin ito naririnig, ang tagal naman, ano ba yung gera na yan? Laging puro pa-suspense eh. Uy, baka mag-start na yung ano, di ba? Alala niyo yun? World War 3 na to, nag-iipon na lang, hindi naman natuloy. Kasi ito, naku, mag-escalate na to, World War 3, hindi na natuloy. So in a way, maganda, pero in a way, para sa aming mga nasa edad na rin, nakakabitin na eh. So minsan, gusto mo yung makita na yung climax. Kasi nga, alam natin as Christians, pag natulungan ka nito, mas maganda pa yung after nito, okay? Mga bata? Okay, so katulad ng pelikula, ito kasi yung dito mag-climax yan sa end times. So dating muli ang Panginoon, ngayon nasa langit siya. Ang ginagawa niya doon. Inahanda yung ating mga rewards. Ating kalalagyan at I believe siya nagagabay din naman ng through the Holy Spirit even in our times. So pero pagbalik niya talaga, ito na yung ano, pinangako niya na may mapapahamak, may maliligtas. Okay? So ngayon, yung mga ngayon, puro faith tayo, faith, puro faith, di ba? Okay din naman yun. Kaso doon, makikita mo na kung yung tinuturo dito, makikita mo nang sa mata. Exciting eh. So ito na yan, umpisa na natin. So last week ay, umpisa na nga natin, okay? So medyo, ito yung, ang una niya is, take heed, no man deceive you. Kasi magkakaroon ng maraming lokohan. So ngayon sa Facebook talagang sari-sari, pag may nag-join ako ng iba-ibang group, niasahan ko, magandang talakayan siguro to. Eh, puro culto din. Talagang puro ganun eh. Talagang ito yung sa amin, ito yung sa amin, ito yung sa amin. Hindi arali natin yung tama, ano ba yung tama, hindi ganun eh. Puro ano na, kung ano yung ngayon, ganun sila, ganun na. So wala, bihira na naghahanap ng katotohanan. Minsan yung mga bata, mga katulad nyo, siguro to, dapat kayo naghahanap ng katotohanan. Hindi kayo mas stuck na. Kung ano tinuro ni Pastor, yun na yun. Mas gusto ko rin sana yung kaso sa ngayon, pero later, hindi ubra yan. Dapat mas better pa kayo dyan sa makinig lang. Okay?
Okay, kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong papaloko. Siyempre kasi may mga manluloko. For many shall come in my name, ulitin yan later, di ba? Sino ngayon yung makilala? Sige Buloy, marami na. Sila daw ay Kristiyano. Sari-sari na, kahit wala na sa Bible tinuturo, sige lang. Kasi nga, manluloko. Ito na, natake lahat niya, bakit may manluloko? Kasi may gusto sila dun sa katotohanan. Siyempre, gusto nila paniwalaan sila, sila'y purihin at sila'y paniwalaan. Kahit hindi sa kanilang katotohanan, gano'n na lang. Pero I believe, may kumikilos dyan eh. Talagang nililito tayo. May mga stage dyan, yung mga antichrist. Yung totoo dyan. Okay, so, isa sa mga mangyayari daw, mga introduction, tapos natin last week, may mga wars and rumors of war. Parang yung nangyayari. May gera, pero hindi pa naman tumutuloy-tuloy. So, umpisa na yan. Pero, sinasabi ng Panginoon dito, mag-warning yan tayo, oh, hindi pa yan yun. Pag naalala ko, pag nanonood ako dati ng mga documentary sa, hindi nga, documentary, alam mo, sa mga dating, magyan, kay Magandang Gabi Bayan, yung mga ganyan, minsan may mini documentary sila eh. Makikinig mo yung mga ibang, ngayon, alam na alam mo pag nagbabasa ka ng Bible, pero dati, puro ano lang, pasaw-saw-saw-saw lang sila eh. Tapos naalala ko na yung mga prophecy ni Nostradamus pa. Pinapalabas yun. Akala mo totoong-totoo. Pagkatapos mga panood yun, akala mo totoong-totoo. Hirap nun. Buti nga nun, TV pa lang. Panahon namin yung internet na. Kaya daming naloloko ngayon. Pag may sinundan mo na sinundan yung kung sinong tao, maloloko ko eh. Ngayon may naniniwala na. Earth daw, flat. Niniwala ba kayo doon? Niloloko lang daw tayo ng NASA. So, maraming niloloko talaga tayong gobyerno sa ibang bagay, pero hindi sa lahat, okay? Mahirap naman yun sa lahat ng bagay. Okay, tsaka sabi din sa Bible, bilog ang mundo. So, ibig sabihin ko lang, maraming manloloko at pag kayo ay hindi masyadong marunong, maloloko kayo. Ngayon, itong bagay na ito, napaka-importante yung bagay na ito, hindi dapat tayo magpapaloko. Yung sinasabi ng Panginoon. At dito nga magka-climax yan, okay? So, yeah, may mga chismis, huwag kang maniniwala. So, mamaya may ibibigay sa ating sign ng Panginoon. Ito, natapos tayo dito last week. So, mga yan, magagera. At maraming earthquake. Nangyayari ba yan? Paano sabi nyo, panay ang earthquake ngayon? Niniwala ba kayo? Ayun ang sabi. Pero actually, matagal naman yan eh. Ang magaling lang ngayon kasi yung reporting. Diba, kahit dati, may gera doon. Di naman natin alam yun eh. Ay, may bagyo doon. May binaha doon. Yung Europe. Ngayon, alam nyo, Italy ngayon, binabaha na. Actually, matagal na eh. Yung ano lang nila doon, ilog talaga yung inadaanan nila doon eh. So, pero may bigla ko, alam natin. Uy, nakakatakot na panahon niya yun. Party yan actually ng panluloko. Alam niyo ba yun? Party ng panluloko yung bibigyan ka ng mga false sign. Okay? Party yun ha. Medyo ipasok ko lang ha. Kasi yung alam niyo yung insurance, di ba? Nabanggit ko lagi eh. Doon minsan parang nakakatulong din naman, pero minsan nakakabwisit na eh. No, atakutin ka mo, mamatay yung ano mo, asawa mo, yung ano, lahat. Tapos kaya, okay, bayad ka kahit napaka ano, napakalaki at napaka inconvenient. No, pangutang mo yung insurance, tama ba yun? Pero bakit binibigyan ka ng ano, ng false hope na, uy, ito secured na secured ka dito. Okay, at baka ganyan. Isa end times, isa sa mga ginagawa sa atin. Alam natin, natotoo to, pero pag laging, ayun, darating, ay wala pa pala. Uy, darating na Panginoon, ay wala pa pala. Ilang beses yan maulit sa'yo, lalo na yan, sa mga edad namin ni Daddy. Kayong mga bata, pag gano'n yung isipin nyo na, yung parang sinasabi sa 1 Peter, na aasarin mo na yan, eh, sinasabi, matagal na sinasabi yan, hindi naman nangyayari. Okay, so tandaan nyo, part yun ang panluloko. Kaya, ang galing ng Panginoon, winawarningan tayo, sinasabi niya na, ito yung darating, wala pa yan. Okay? Huwag kayong maniniwala. Pero sabi niya dito, all these are the beginning of sorrows. So, nga naman, pag may mga gera, may mga earthquake, okay? Nakikita na natin kung paano yung end times will play out. Diba? Nakikita mo na kasi sa end times, talagang tuloy-tuloy na. Okay? And ito na yung medyo nag-uumpisa na talaga. Sabi dyan, then shall they deliver you up and be afflicted and shall kill you and shall be hated of all nations for my sake.
So ano yung pinaka for my namesake? Ano yung pinaka ano dyan? Kasi yung patayan na minsan nangyayari naman talaga yan eh. Pero yung pinaka focus natin dyan yung bakit sila papatayin at bakit sila kaya galitan. Bakit daw? For my namesake, which is Jesus. Pay attention ha. So si Jesus pala, pag siya'y pinaniwalaan mo, ikaw ay kagalitan. Okay? So again, huwag tayong gagawa ng eksesyon. Kaya ako kinagalitan kasi Kristiyano ako, tapos may ginawa ka palang mali. Hindi, ganun. So pero, i-expect natin na pag ikaw daw ay talagang mananampalataan ni Jesus, kagagalitan ka ng tao. May kilala ba yung ganyan? Dami kong kwentong ganyan eh. Yung, siyempre ako meron, pero yung mga naalala ko para sa iba naman, ito yung kasi ako yung nakakarinig ng persecution na iba, di ba? Yung mga kilala ko ngayon, parang ang dami sinabi. Talagang lahat na ng panira. Pag hindi ka marunong, hindi ka nag-isip, talagang maniniwala ka eh. So, ratio, ito, bakla ata ito, ganyan, mga ganun. Ito, lahat na sinabi na. So, ako takot ako, ako yung mga ganun. Di ba? Pero hindi, kailangan niya expect yun, mga bata. May darating yung panahon na gano'n. Pag talaga mananampalataya ka ng Panginoon, ayaw sa'yo ng mundo, ayaw din siyempre sa'yo ng mga tao sa mundo. So darating yan. Okay, sa lalo na daw sa end times, ay lalo na. So pwede kong sabihin dito ngayon, kayo naman, isipin nyo rin bakit minsan galit kayo sa isang tao. Pwede nating lesson dito. Bakit ka galit? Dahil ba siya'y matino? O dahil siya'y masalbahe? Diba? Oh, madalas kong maano sa ano eh. Galit sa'yo, nag-warning ka lang naman. Ano ba ang totoo? O ba't ka ngayon galit? Galit na galit. Diba? So, hindi tama yun. Ngayon, ganun din kayo. Para maintindihan nyo yung utang na ibang tao, kayo din. Ba't kaya galit sa kanya? Minsan kasi, darating din sa'yo, ikaw yung galit minsan sa matino. Kunwari, itong mga bata na naman, ang gusto nila maglaro. Kunwari, sabi ni tatay, huwag kayong maglaro muna, grounded kayo. Nari lang. Nangyari ba yun? Nari lang, ha? Ay, syempre, dalawa lang sila. Kunwari, magkapatid. Ay, huwag nga sabihin. Eh, sinabi. O sabi ko, sabi ng tatay, isumbong mo ha, pag may nag-galit. Sinumbong. Anong gagawin ng isang sinumbong? Eh, di galit. Eh, ginawa naman niya yung tama. Yung nagsumbong, di ba? Nakita niyo yun? So, tayo din minsan ganun. Kahit mga kapastoran, ganun. Bakit mo sinabing mali yung tinuro ko? Eh, mali talaga eh. Yan yung totoo. Kaya tingnan nyo yung sarili nyo, kumpara nyo dito kung paano mag-play out to, totoo. Hindi to pa something na, pwede ba yun? Mahal mo si Jesus, ipapersecute ka. Ganun lagi. Ganun ang totoo, ganun ang nangyayari ngayon, dati, ganun, ganun din ang mangyayari, okay? Kaya expect nyo yan. Bakit kaya ganun? Kasi nga ang tao, ayaw sa, minsan gusto mo sa totoo, pagpabon sa'yo, eh paano pag hindi napabon sa'yo? May masakit yan, okay? So, nagagalitan ka ng tao, okay? Expect natin yan. And then, many shall be abandoned and shall betray one another and shall hate one another. So, ito, nag-uumpisa na yung matindi. Kasi parang nag-a-compound na eh. Kasalanan, tapos marami na mo-offend. Hindi, kanino mo-offend? Tingnan mo sa kanina, sa Panginoon, tsaka sa mga lingkod ng Panginoon. So, pag tayo nag-praise na maayos, kailangan naman ito, inutos naman sa atin yun, ay marami na mo-offend. Kaya mangyayari, sabi dyan, shall betray one another. So, alam nyo ba yung nangyari daw sa ating bansa? Di ba, nung naalala nyo yung World War II, syempre, kaka-oppression na. Yung mga ibang Pilipino, walang pakialam sa ibang Pilipino kasi ino-oppress naman tayo lahat. Gusto makangat ng iba, di ba? Alam nyo yun, yung mga pag-aralan nyo sa high school, ang tawag doon sa mga spy, ng ano? Mga pili, di ba? So, nangyayari yan sa lahat ng society, sa lahat ng pagkakataon, pag medyo dire situation, medyo mahirap. So, salip na magmahala kayo kapwa Pilipino, bahala na siya eh. Ayokong mahirapan eh. Imagine mo kung world ng scale yan. So, sumbungan na yan, taidura na yan, okay? Ganun ang mangyayari. Okay, excited pa rin ba kayo? Parang ang hirap dito. Yun ang totoo. Pero mamaya yung ano, maganda. Shall betray one another, shall hate one another. So makakasama ka dyan, obviously, ang ating utos sa atin. Siyempre, hindi ka naman dapat mag-hate sa hindi mo dapat i-hate. Okay, tayo, madalas tayo na magbinta. Ito, galit ka sa mga ano, ganyan.
ibang religion. Paano mo nasabi? Hindi mag-iisip. Paano ako? Eh, sinabihan mo sa puta sa impyerno. Sinabi ko bang dahil Katoliko ka, pupunta ka sa impyerno? Hindi, lahat nga pupunta sa impyerno dapat eh. So, di ba pwede yung i-accuse ako na Catholic hater ako? No. Ang hate natin sa kanila yung maling turo, especially yung mga nagtuturo, tinawarning nga natin sila pag hindi sila naghanap ng katuwiran ng Panginoon, hindi sila tumanggap sa Panginoon, lumapit na yung gospel sa kanila, ang dami yung ganyan, di ba? Hindi pa sila nakinig. Impyerno talaga. Okay, hindi yung targeted sa isang religion. Ganun din yung mga audio ngayon. Ako, hindi ko rin maano sa Facebook kasi nga talagang ano sila, obvious na obvious yung ito ngayon, may mga pastor pa. O, Baptist pa. Tapos puro, you, Jews, mga Hudyo. Ano bang pinag-aralan nito sa buong buhay niya? Ba? Hindi, basahin mo yung Acts, hindi mo may miss yung mga Hudyo yung kalaban eh. Hindi tayo galit sa Hudyo, pero galit tayo sa, especially yung pag talagang tinatarget nila tayo. No? Tulad niya, may bumakesyo, bumati lang sinitinhayaho. Merry Christmas, pero pag pinakinggan mo lahat, pinomote yung sarili nila. Parang Judeo-Christian. Parang ganun eh. Parang, yung iba hindi na intindihan yun, hindi na halata na niloloko tayo. Hindi pa. Oh, Judeo-Christian. Wala nang ano yung Hudyos ngayon, okay? Pero again, na-brainwash yung iba. Okay, so, and many false prophets shall rise and shall deceive many, okay? So, ang hirap nito. Paano mo alaman? Sino mo yung kausap ko last time? Basta yun, gusto mo yung ganun. And dami na eh, paano nga mo masabi? Ito na kasi, nasabi ko na kasi, sandali lang. Iba kasi problema, nagmamadali naman, lalo yung matanda na. Siguro ang daing beses na na-frustrate, tagol na yan, lahat na nakausap niya daw. Peke, o sige po ngayon, pwede yung pagbigyan, di na. Hindi na daw, okay. So, lalo na itong panahon na to. Ngayon, actually, nakikita mo sa internet eh. Sari-sari, lahat na ng shade. Ando na. Okay, at maraming maluloko. Diyan tayo galit eh. So, pag maraming naluloko, pero minsan hindi mo rin kaya iligtas lahat. Amen? So, yung kaya mo lang. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Okay, so ito na. Tapos na tayo dito last time, di ba? So, ganyan yan kahit saan. Okay, tandaan nyo to. Pag maraming kasalanan, kahit sa bahay. Okay? Itong mag-asawang to, noong una, talaga sweat na sweat to eh. Ano yun? Sweet na sweet. Ano nangyari? At ngayon, parang di na sila magkaayos. Di ba? Nakikita yung mga kwento sa atin, ganyan, observe na. Ano nangyari? Kasi ang daming kasalanan, ngayon, yung pag-ibig ay, sabi dyan, giginaw tuloy, liliway, malalamig. Okay? So, ganyan din, lalo sa end times. So ngayon, kesyo may mga ano pa yan, love the country pa yan, love your fellow. Pag nagkakaipitan ng ganito, nako, hindi na, daming kasinungalingan, may hirapan na sila, at tayo, yung iba na sa atin, sana hindi. Kaya sabi dito, but he that shall endure to the end, the same shall be saved. So pinoint out natin dito, ito hindi kaligtasan ng kaluluwa, ito ay kaligtasan ng flesh, dahil yung end times context, yun nga, ang daming papatayin. Okay, so mamamatay ba lahat ng Kristiyano? Eh, parang di nang totoo yung pinasabi ng Panginoon na poproteksyon niya tayo, di ba? Kung mamamatay tayo lahat. So, obviously, hindi. So, kaya nga ito ika-cut short ng Panginoon, darating siya agad, kaya tayo ay hindi mapapatay lahat. Okay, so mamapatay yung iba, pero hindi lahat. Okay, gusto mo ba mamapatay dito? Isang torture yan. So, hindi mo gusto. Si Joseph, parang di na makaano eh. Talagang puro negative, no? Mamaya, dito yung... So, ito yung negative na mangyayari sa pangkalahatan. Okay? Pero again, ang protection ng Diyos nasa mga anak niya at mga lingkod niya. Okay? So, wala pa nga tayo doon sa ano eh. Matindi. So, in gospel, this gospel of the kingdom shall be preached into all the world for a witness unto all nations and then shall the end come. Okay? So, bago raw dumating, magsimula itong end times na to, yung gospel ay mapipreach na sa buong mundo ngayon. Pag tinignan mo yan, actually halos nangyari na yan. Lahat na ng nation, hindi naman lahat ng tao, hindi naman ibig sabihin yun. Basta lahat lang ng nation. Okay? So, hindi parang mga bata yan. Pero kung pag tinignan nyo yan, ang dami na. Ako, may nakakausap pa mga sa Facebook, mga ibang bansa, kahit sa Finland daw,
bihira na doon, pero meron pa rin, may mga naliligtas pa rin. So, alam ng tao yung gospel. So, ibig sabihin nito, talaga malapit na. Hindi na talaga sabihin, eh, mahirap yan, di mangyayari, eh, nangyayari na nga, okay? So, yun lang gusto kong sabihin dito, malapit na yan. Hindi natin alam kung kailan, pero napakalapit na. Kasi iba natutupad na eh. When therefore shall ye see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, stand in the holy place, whoso read it, let him understand. So, dito tayo natapos, dito tinapos kasi malalim. Okay, so, ngayon, may sinabi, sino ba, kilala niyo ba si Daniel? Yun si Daniel. Isa sa mga propeta na nagsulat siyempre ng Bible. So, Book of Daniel, sinabi na sa end time sa Daniel, sa Book of Daniel, yung ibang detalye, pero hindi ganun. Hindi ganun kadetalyado. Okay? So, tingnan natin sa Daniel. Yung nagkakamali sa 10. Eleven. So, hanggang 12 lang naman yan eh. Yeah, sorry, sa 9. Okay, sa 9. Dito tayo sa 9, sa end. Sa umpisa natin sa 24 hanggang 27. Okay. Sabi dyan, 70 weeks are determined upon thy people and upon thy holy city to finish the transgression and to make an end for sins. Daniel 9 po, 24. And to make reconciliation for iniquity, to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. So medyo mahaba, ang dami nangyari, kaya may napitin din sa Daniel kasi ang dami na nangyari doon. Okay, simula daw nitong panahon niya, matagal na nangyari ito. Sino na una, si Moses o si Daniel? Moses. Sino na una, si Daniel o si Joseph? Joseph. O Genesis pa lahat yun eh. Ito, Daniel na to na Joseph. Maraming Joseph. Siyempre, sigat. Okay. So, itong time ni Daniel, di ba, na natalo na sila. Tapos, bumalik na, pabalik pa lang sila. Okay. Pero nakita niyo itong vision na to. So may magkakaroon doon ng 70 weeks. At ito yung mangyayari. Finish the transgression, to make end of sins, to make reconciliation, to bring the everlasting righteousness, to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most holy. Dami nun. So so there, know therefore and understand. Masyadong ano na to, malalim na. Balikan natin yung sa Revelation. Okay. Pero sabi sa 27, and he shall confirm the covenant with many for 1 week. Sino yung he dyan? Ito yung sino? And he shall confirm the covenant with many for 1 week, and in the midst of the week he caused the sacrifice of the oblations to cease. Yung he dyan is yung Antichrist. Okay? Pero anyway, ang focus lang natin dyan, yung sabi dyan, and for the overspreading of abominations, he shall make it desolate. Okay? Even until the consummation and determined. Meron pang isa eh. Hanapin ko na nga. So, ang gusto lang sabihin sa Daniel is, end times din ang yung ibang part doon ay dinidil niya yung end times. Okay. Ayan, 11 nga. Okay. Tingnan natin sa 31. Ayan, ito yung dinitali yung vile person. Okay, yung Antichrist. Dito sa, ayan, sa 11:31, dito na lang eh. So, and arm shall stand in his part, and they shall pollute the sanctuary of strength, and shall take away the daily sacrifice. Naalala niya kanina? Yung sinabi sa 9, sinabi rin dito, pero ibang pagkakasabi. And they shall place the abomination that make desolate. So, yung sinabi kaninang abomination that make a desolation, iba yung pagkakasabi, di ba?
Okay. Hindi sinabing parang bagay. Ngayon dito, pag tinignan nyo, parang siyang isang bagay daw. Itong abomination that make desolate, ang sabi dyan, they shall place. Okay, ibig sabihin, ilalagay. So ngayon, so ano yun? Ano yung ilalagay? So actually, pag tinignan mo sa Revelation yan, ayan ay parang image or parang isang idol. Kung maalala nyo yung ano? Ha? Hati. Okay lang yun. Okay, so balik tayo sa ating Matthew. No? So, ito yung sinasabi ngayon. Sa Matthew 24, binanggit ni Jesus, so ni-refer niya. So, isa yung sa mga papansinin niyo sa mga bagay sa prophecy. Kahit hindi prophecy. So, pag isang bagay, tinutukoy isang bagay, ibig sabihin na nagkakasundo sila. Nalala niyo, si Peter, sinabi niya, si Paul ay kapatid. Okay? Kasi yung Acts, eh, kinuwento lang yun. Di naman nabanggit na nagsalita si Peter doon na sarili niya. So, pero yung nagsulat na si Peter, binanggit niya si Paul, brother Paul. Ibig sabihin nun, ina-acknowledge niya si Paul. So, kasi ngayon, again, yung mga Hebrew roots din pala yun eh. Yung mga hindi na iniwala kay Paul. Ang hirap kausap nung ganun. Maniniwala sila sa gospel lang. Tapos kay Paul hindi. Siyempre, yung mga memory natin na galing kay Paul, binabaliwala na nila. So, ano na lang. Pero pwede pa rin. Actually, nasa gospel naman yung mga doktrina din natin. Anyway, gusto ko sabihin, pag nirefer niya back, ibig sabihin, nag-a-agree siya doon, di ba? So, dito ngayon, si Jesus mismo, sinasabi niya, si Daniel, nagsulat siya ng libro. Okay, ibig sabihin, totoo yun. Okay, so, sinasabi niya ngayon dito, para hindi niya naibigay lahat ng detalye, ano ginagawa niya? So, nirefer niya tayo back kay Daniel. Okay, may sinabi si Daniel dating ganun, di ba? Basahin niyo rin yun. Okay? So ngayon, pag nakita daw natin yun, stand in the holy place, okay? Isang bagay yan. So yan ay idol, sinasabi sa Revelation. Kaya sabi dyan, them that which be in Judea flee to the mountains. Okay, ibig sabihin nung malapit na na magkapatayan. Okay? Kaya pag nasa Judea ka daw, hindi sinabi dito pag wala ka sa Judea, kasi nga sa Judea, yung sentro ng action. Kung Kristiyano ka sa Judea, nako, pamos ka na. Napalibutan ka na, ewan ko bakit yung man doon. Kaya punta doon, no? Pero, ewan ko. Okay, pag na, ito hindi ko rin natin maintindihan, no? Let him which is on the housetop not come down to take anything out of his. Ibig sabihin lang ito, parang may mga mas importante pa kaysa sa damit mo. Siguro ganun. Okay? Neither let him in the field return back to take his clothes. Woe to them that were child. Okay? So, parang sinasabi ngayon dito, napansin nyo, si Jesus mismo, hindi niya alam yung ano eh, time. Pansinin nyo yun. Si Jesus mismo, hindi niya alam, kaya sinasabi niya dito, pag-pray nyo na hindi winter. So, alam natin sa Israel ngayon, nag-yayelo. Diba? So, paano pag Great Tribulation, nag-yayelo, di mas mahihirapan tayo. Parang ginagawa ng Panginoon dito, pinapa-imagine niya natin ano yung mangyayari. Hinahabol ka, no? Tapos, paano ka magtatago? Meron ka pang baby. May siyana ka pa. Naku, ang hirap nun. Ang hirap nun. No? Imagine nyo na ba? And Sabbath day. Okay, iba sinasabi, mga Hudyo daw. Hindi yun. Ibig sabihin lang nun ay, kasi pag Sabbath nga ay, medyo iba yung, ano, kahit sa atin pag Sunday, iba, walang biyahe, di ba? Hindi bukas yung, ano. Yeah, so, ito na ngayon. For then shall great tribulation such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor shall ever shall be. Nor ever shall be. So, itong mga panahon nito, walang katulad to. Kung nakita nyo yung ibang panahon na may inuusig, di ba? Nakita na ba yung ganun? Panahon natin, yun ang hirap eh, wala eh. Kaya nga dapat sa church, pinag-uusapan yan eh. At least, alam naman natin yung gagawin natin. Hindi natin alam, pag hindi tinuro sa atin to, hindi mangyayari sa atin yan, wala ka na, huwag mo na isipin yan, ma-rapture na tayo, bago pa yan. Eh, lalong hindi ka handa ngayon. Pag nakita mong dumating ang Panginoon daw, ayun na yun. Kasi sabi niya, hindi tayo na-rapture eh. Ibig sabihin, Panginoon nga yan, kahit Antichrist pala. Okay? Excited ba?
Alam po ito. Negative, oh. Okay lang yan. Ngayon, ito na yung sinasabi ko kanina. Diba? Ito yung reference back natin sa kaligtasan kanina binanggit. Except those days should be shortened, there should no flesh be saved. Okay? But for the elect's sake, those days shall be shortened. So again, ang Panginoon ay pag nagparusa siya, parusa eh. Hindi siya yung tipong, Lord, tama na! Parang kibuloy, eh, no? Uy, tama na! Milindol, tama! Loko-loko yun. Pag ang Diyos, nagsimula nang ibuhos niya yung ano niya. Okay? Kaya kayong mga bata, di ba, nakakita niyo bang galit na galit si tatay? Huwag yun ang hintayin, di ba? Kasi minsan, yan. Pero dahil mahal niya tayo, especially yung mga ligtas, yan ay, pag sinabing cut short, yung sabihin nun, or shortened, so papaiksiin yun. Or yung sabihin lang nun, dating na agad siya. Di niya nahayaan pa eh. Sabihin mong kung natin ngayon, lahat ng Kristiyano papatayin. Yung sundalo, nagkalat. Lalo sa China, nakita niyo kung gano'ng karami. Lahat may surveillance, may camera, lahat. Paano ka makakaligtas doon? Hindi mamumundok na tayo ngayon. Ilang araw ka tatagal doon? No? So kaya may hirapan tayo. Pero dahil mahal din tayo ng Panginoon, hindi niya tayo hayaang sobrang mahirapan, okay? So dating na siya agad. Okay? So medyo ay iba ng angulo ng Panginoon dito, okay? Mamaya na ulit yung mahirap. So ngayon, isa sa mga katangian daw na end times na naman, yung kanina, false prophet, di ba? False Christ. So binanggit na naman dito. Sabi dito, then if any man shall say unto you, lo, here is Christ, or there, believe it not. Ano yung sabihin nun? So may mga magsasabi na, oh, si Kristo, dito na. Diba nabanggit ko sa inyo yung kulto sa China? Yung Eastern Lights. Sa kanila, dumating na si Jesus daw, secret lang. Sa kanila lang magpakita. Ganyang katindi ang lokohan ngayon. No? Ang daming alam ng sa Bible din. O, sige, buloy din. Ang loko-loko, di ba? Ngayon sa China, ganun din. So, kasi sabi ng Panginoon, huwag kang maniwala. Bakit? Ito, sabi dito, yun yan, maraming false Christ, inumulit lang, false Christ, false prophet shall show great signs and wonders. In so much that if it were possible, shall deceive the very elect. Sa Tagalog, yung mga papakita nilang wonder, ito yung mga miracle, kunwari. Sa atin yung iba, ang minsan, madalas silang gagamitin dyan, kayamanan eh. Oh, kita mo, pinagpala yung church namin. Ako, pinagpala ako. No, Joel Austin, kahit alam mong false prophet, pag tinignan mo yung belief, parang ano mo eh, hindi, pinagpala ito ng Diyos, siguro totoo ito, di ba? Yung iglesia, ganyan. Di ba? May nakachat ako, paano mo sabihin, peggy kami? Kita mo, pinagpala kami ng Diyos, ha? Ibig sabihin, mag pinagpala ka ng Diyos materially, hindi naman laging Diyos ang nagpapala dyan. Minsan, Satanas, di ba? Ibig sabihin, mayaman lang kayo, gagamitin nila yun para ano, paniwalaan sila. Hindi ganun ang gospel. Ang gospel, syempre, nasa Bible, tapos ipapangaral mo, saka sila maniniwala. Hindi, mayaman kami, sumama ka sa amin. Gapalain ka rin. Hindi ganun. So, ganito din naman. Ito naman, talagang mga wonders and ano to. Great signs and wonders. Mga miracle na talaga to. Ito na yung medyo may hirapan yung iba. Kaya sabi dito, gano'ng napakatindi kung ano yung sabihin, if it were possible. Ano yung sabihin, if it were possible. Kung posible. So, ang tanong ko ngayon, posible bang maloko yung mga ligtas? Okay? Noong una, hindi ko agad nakuha yan. Pero sabi dyan, obviously hindi. So, ganito, ang lokohan talaga nito, kaligtasan na. Pagsamba na sa Diyos o sa Diyos-Diyosan. Dalawa yan. Tandaan niyo yung mga bata. Ngayon, bata pa ako eh. Na-encounter niyo na yan. Marami mag-ano dyan. Ito ang Diyos talaga. Yahuwah. Tapos galit na galit sila sa pangalan ni Jesus. Oh, kapag sumamba ka na kay Yahuwah, kung sino man yun, dinaloko ka na. Di ba? Eh may ano sila. Oh, kita mo yung aming ano. Ang dami na namin agad. Oh. Miracle! Hindi din. Okay, huwag kayong papaloko. Bakit? Ito sabi dyan. Behold, I have told you before. Ano sinabi niya? Kahit yun, may lesson na yun. Ano sabihin to? Pag sinabi na ng Panginoon, intindihin natin, arali natin. Okay? Marami na siyang sinabi. Nasabihin niyo, ang hirap niya. Hindi ko ma... Ang dami yung malugaw. Parang ma...
May mga sinabi si Jesus dati. Okay, balikan mo yun. Lalo na itong mga bagay nito, Bible. Hindi niya pwedeng ano to, hindi pwedeng yung mga, kahit yung mga demonyo, hindi inalaw ng Diyos na basta mawala yung Bible. Di ba? Napansin niyo ba yun? Yung sobrang lakas nila, dapat wala na yung Bible. Kaso, ang Panginoon, mas malakas. Mas makapangyarihan. So, hindi inalaw ng Diyos mawala yung Bible, and therefore, meron tayong laban. Amen? Kaya yan. Ito sabi nila, behold, he is in the desert. Sino mo nagsabi niyan? Ngayon, yung naalala ko, sa China nga, ganun. Bumalik na to si Jesus sa China, 1991. Marami na nagsasabi nun, yung mga Jehovah's False Witnesses. Kaysa may nangyari daw nung ganitong year, nag-prophesy sila. Darating ng Panginoon, wala naman nangyari. So, nagsinungaling sila, ang sabi nila, dumating ng Panginoon, pero hindi talaga tumodo. Hindi, ano, sa langit lang daw, may nangyari sa langit. So, kaya huwag kayong maniniwala. So, ngayon, sa atin, ang medyo sikat dito, yung sinasabi ng pre-trib. Okay, kaya hindi nila yan ito. Bakit? Kahit hindi nila sabihin, hindi, makikita natin, pero hindi nila aminin, pag ina-analyze mo yung pre-trib, ito yung sinasabi rin doon, ibig sabihin, secret eh. Walang makakita, yung iba lang. Sabi dito, believe it not nga eh. Bakit? For as the lightning cometh out of the east and shineth even unto the west, so shall also the coming of the Son of Man be. Sa Tagalog, pag dumating si Jesus, kita natin lahat. Wala kang pwedeng manloko. Hindi ka pwedeng lokohin na, uy, dumating na siya dati. Dumating siya last week. Hindi mo nakita. Alam mo na agad na false Christ yun. Yan, galing ng Panginoon eh. Kung mabasahin lang natin to, hindi ka maloloko. Ganyan, yung secret rapture, ganun yun. Ganun yun. Dumating na ang Panginoon, hindi mo alam. Mali, okay? So, iba naman, babago-baguin nila yan. Ilalagay sa end ng ano, tribulation, ng wrath, layo na nun. Sinasabi dito, ito pa lang yung ano eh. Ito pa lang ito, sa 29, after the tribulation eh. So, di pwedeng ilagay yun sa Revelation 19. Yun ang ginagawa ng iba eh. Nakakasunod pa ba kayo? Amen. Merong tamang timeline yan. Okay, ulitin ko na. Sige, ano ngayon? Ano yung unang darating? Ang unang sign, siyempre yung Antichrist muna. Hindi natin siya inaabangan, ha? Inaabangan natin siya, pero hindi natin siya sasambahin. Inaabangan natin siya para alam natin na malapit na. Okay, pag dumating Antichrist, yung hindi natin malalaman, yung sinasabi kanina sa Daniel na magkakaroon ng kasunduan. Okay? Hindi natin malalaman yun. Yun ang medyo secret. Pero pag talaga nag-set up na yun ang abomination, dun sa Jerusalem mismo, pag sinet up na nila image yan, malapit na. Almost wala nang 100 days yan. Ay, napakalapit na nun. Sabi ng iba, 75 days. May number eh, no? Okay, so pag dumating na ang Antichrist, nagpahayag na siya, okay? Pinersecute ng mga Kristiyano, nagtatakbo na tayo sa bundok, lapit na yan. Okay? Next na yan, syempre, may maraming papatayin, tapos rapture na, okay? So, pag sabi rapture, ano yung rapture? Ito yung sabi sa 1 Thessalonians 4 na mga caught up tayo. Buhay pa tayo, hindi na tayo mamamatay, iba sa atin mamamatay, pero yung mga iba sa atin matitira, buhay ka pa. Pagdating ng Panginoon, sabay-sabay tayong mako-caught up, mara-rapture. Hindi na tayo mamamatay physically, kukunin niya tayo agad-agad. Yung po yun ay rapture. Tandaan nyo, mga bata. Rapture. So, very special yan. Kasi nga, ano mangyayari? Buhay ka pa, tapos kukunin ka na. So, nangyari na yung mga ilang beses, pero pa isa-isa lang. Si Elijah, si Enos, Enoch, okay, si Moses, di natin alam. Pero ito, sabay-sabay tayo, kaya napaka-special ito. Okay? Kung ito, kung may makuha man kayo, mga bata ngayon, ito lang, yung rapture. Yung word na yan. At sana, after today, tonight, alam nyo na yung rapture. Amen? Ano yung rapture? Ashley? Ano yung rapture? Ngayon yung caught up together in the cloud. Okay, si Jesus, nangako siyang babalik, kukunin niya tayo lahat. Yung mga mananampalataya, yung mga ligtas. Okay? Kung ligtas ka na, kasama ka dito. Pagdating ng Panginoon, kunwari, bukas, kasama ka na doon. Okay? Okay, isa lang yung second, yung rapture, second coming, isa lang yun. Isang araw lang yun. Andaan niya, yan ang di makuha ng iba.
Pag hindi mo naintindihan yan, naliligaw ka, okay? Ito sinasabi dito, pagdating ng Panginoon, okay, ang sabi sa 28, namin, punta tayo dyan, for wheresoever the carcass is, there will be the eagles gathered together. Ito, medyo hindi ganun kadaling itindihan, di ba? Pero sabi lang yan, pag dumating ang Panginoon, doon tayo mag-itipon. Eh, bakit eagle? Not eagles. Iba, ginagawa pa ng ibang ano yan eh. Uy, eagles yan. Ba't may patay? Pag sinabing carcass, patay na ano yan ha? Patay na katawan. So, parang mali. No? Hindi, yun lang yun. Ibig sabihin lang ito, isa na yung pinag-uusapan ng rapture na eh. Ibig sabihin, pag dumating ang Panginoon, mag-gather na tayo sa kanya. Yun lang yun. Okay? So, ito, 29. Ito yung medyo focal dito. Eh, basa nyo nga. Ready? Go. Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, and the moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. Okay, so napansin nyo ba yung word na tribulation? Pag sinabing immediately, agad-agad, after. Ano yung after? Pagkatapos. Okay, at this point, kailangan ko na mag-drawing. Okay? Yung binabanggit ko kanina, sorry, ito na yan. Okay, ito. Hey, sorry. Gising ba yan? Gising. Okay, so ito yung... Okay, so ito yung timeline natin. Yung binanggit kanina na base natin sa Daniel, sabi dyan, 70 weeks daw, di ba? Shall be, kalimutan ko tuloy. Ayan, determined upon thy people. Okay? So, nangyari na iba dyan. Yung, ang gusto lang natin focus, yung pinaka last, no? Yung 70th week. Okay, lagyan natin ng 70. 70th week. Basa nyo ba maliit? Yes. Okay, okay na yan. So, pag sinabi 70, ito na yung huling-huling time frame sa sinabi ni Daniel. Okay? Pag sinabing week, ito yung anong week? 7, sa atin 7 days, di ba? Pero ito, malinaw na 7 years to. Okay? 7 years po yan na period. Okay? Itong last na week daw na to, yung years, 7 years, ito na yung end times. Okay? Ngayon, ito yung importante maintindihan natin. Ang karamihan, mali dito, sinasabi nila, itong 7 years na to is 7-year tribulation. Paulit-ulit yan, 7-year tribulation, 7-year tribulation. O yung 7-year tribulation, paulit-ulit. Ngayon, yung mga tao, kala nila, totoo yun. Walang sinabi sa Bible na 7-year tribulation. Kahit pagbalibaligtarin mo yan. So, yung ang alam lang natin, 7-year period. So, pero hindi tribulation lahat yun. Ngayon, yung nabanggit natin sa Matthew 24:29, yung midpoint niyan pag kinalahati mo yan, ilan? 3.5 years. Pinamaman ng magsulat. Okay. 3.5 year yan sa kabila, okay? Ang tawag ngayon dito, ito yung tribulation halos, okay? So 3 and a half lang yan. Ayun pala yung tribulation. Hindi yung buo 7 year kasi walang sinabi yun. So, ang tawag natin dito para maintindihan nyo is rat. Bakit rat? Anong rat? Galit. Poot ng Diyos. So, paulit-ulit yung sinabi, dating yung poot ng Diyos, paparusahan niya yung mga parusahan niya. Okay? So, dito, ang putating distinction, pag tribulation, hindi Diyos ang nagagalit dyan. Sino? Yung kanina sinabi ko, di ba, papatayin tayo, yung iba sa atin. Yung Antichrist. Okay, very good. So, yun ang malaking pagkakaiba. Una, sa tawag. Pangalawa, sinong galit dito? Sino pinaparusahan? Dito pinaparusahan, mga believer. Dito ang paparusahan, yung mga unbeliever. Unbeliever. Okay? So, tandaan niya, mga bata. What? Later yan. After ng midfair. So, saan daw yung rapture ngayon? Dito yon. Okay? Ang Panginoon ay babalik. Okay? Tayo naman ay sasalubungin natin siya. Tandaan niyo yan.
Second coming, iisa lang yan sa rapture, isang araw lang, okay? Pero siyempre, yung second coming, ang tinutukoy, yung pagbalik ng Panginoon, pero yung kasunod kasi nun, yung binabasa natin kanina sa Matthew 24, nasa lubong ngayon tayo, igagather na tayo ng angels. So, you know, after na, wala na tayo, hindi na tayo mamatay. Okay? Yung maganda dun. Okay, tandaan nyo itong drawing na to, ha? Later, lilinawin natin to. Okay. Okay. So, immediately after the tribulation of this day, yun pa pala yung gusto kong banggitin, ha? Sabi dito, ano yung sign dito? Okay, ito yung tribulation. Ito yung wrath. Tribulation, wrath. Yung sa gitna niyan, yun yung rapture. Kailan yung sun and moon shall be darkened? Dito mismo. Kaya sabi sa Luke, puntaan natin sa Luke. May parallel siya sa Matthew 24 sa Luke. Dito ka na lang. Luke, ano? 21. Sa Mark 13. Sa Luke 21. May magandang binanggit sa Luke. Andiyan na kayo? Send yung ano niyan? Luke 21. Nasaan yung kaano niyan? Nasaan yung ano? Yan, sa 28. Okay, hindi, sa 26. Sa 25. Diba kayo? Sabi sa 25, and there shall be signs in the sun and the moon and in the stars. So medyo iba yung pagkakasabi, di ba? Sabi lang sign. Ibig sabihin nun, kakaiba to, hindi lang katuloy solar eclipse kanina. Hindi lang ganun. Normal na yun eh. So hindi natin alam kung ano exactly to, pero magkakaroon doon ng sign. Sabi sa 24, Matthew, yan ay magda-darken. Sabi sa Luke lang, may signs, okay? Pero sabi dito sa 27. Diyan kayo? And then shall they see the Son of Man coming in cloud with power and great glory. So pareho ba? Eh, sa Matthew 24:30, yun sinabi. And then shall appear the Son of Man, the sign of the Son of Man in heaven, and shall all the tribes of the earth mourn, and they shall see the Son of Man coming in the clouds. Okay? Coming, clouds. Okay? Great glory. Ganun din sa dito. Sa Luke. Okay? At sabi sa 28, yun sabi dito. And when these things begin to come to pass, then look up and lift up your hands, for your redemption draweth nigh. Ano sabihin nun? Ano sabihin nun, pag nakita mo na dumating ang Panginoon, eh, kasunod nun, kukunin ka na rin. Okay? So, dito ka pa sa lupa, tumingila ka na. Okay? So, yun yung significance ng ano, parallel chapter sa Luke. Okay, so, tuloy na natin. And there shall appear the Son of nabanggitin natin ko kanina. So, pag dumating ang Panginoon, nandun na yung glory niya, makikita natin siya lahat, di siya yung ano, uy, nasan yung Panginoon? Hindi ka imbitado. Hindi, siguro ang lakas niya, may thunder dyan. Naman may sabi ba yung thunder? Okay. Yan. Be shaken. Star shall fall. Mga ano lang yun din, mga shooting star. Okay? Hindi nabanggit dito. Nabanggit dito yun eh. So yung lightning na lang. Kasi may yun yun eh. Hindi nga nabanggit na. Nabanggit sino lang ko eh. Yung thunder. Lightning nga. Lightning. Nasa unahan pa. Anyway. So, pag ito ay dumating na Panginoon, ano mangyayari dito sa 31? And he shall send his angels and a great sound of a trumpet. Ayun pala. So, dumating ang Panginoon, may trumpet, ayan na. Gana-rapture na. Okay? So, malinaw ha, yung ito. Balikan natin drawing. Second coming, rapture, isang araw lang yan, isang panahon lang yan. Pag dumating ang Panginoon, nakatingala na tayo. Oh, malami na, malami na. Ah, boom! Ganda, di ba? Hindi mo alam paano nililipad yung mga angels. Siguro, grabe yung ano nun. Imagine eh. Sa YouTube, may mga depiction sila. Medyo parang ganun din siguro. May iba naman biglaan, sabi sa Thessalonians kasi doon, biglaan eh. Oo.
Okay, tandaan niyo itong ito. Mabilis lang yan. Yung mga angels yan eh. Okay? So yan ang malinaw. Nakita niyo ba? Lumaktaw ba tayo? Hindi, di ba? Dumating ang Panginoon, rapture na. Oh, don't let anybody tell you otherwise. Okay, kaya nga inaaral natin ito eh. 32, now learn. Medyo ano siya. Medyo, nag-iba siya ng gulo ngayon, ng ano, approach. So, pero may kinalaman pa rin ito. So, sir, ang sabi dito, now learn a parable of the fig tree. When the branch is yet tender and put it forth her leaves, ye know that summer is nigh. So, yung sabihin daw, pag may fig tree, sino mahilig dito sa alaman? So, kami minsan, kumari lang. Ang ganda na naman yung aming ano eh, orchid eh. Hindi ko alam kailan nangyayari yun. But anyway, pag ikaw daw alam mo yung halaman, yung pag fig tree na yan, ano yung when his branch is yet tender and put it for leaves, you know the summer. So, isa sa pala mga signs yan, hindi ko ni-research yan. Kasi sinasabi naman ng ano eh, ng Bible. Ganun daw yun. Pag yung branch niyan ay may mga bagong tumutubo, yung sabihin nun, di ba? Pagkatapos ng winter, summer na yan. Tapos, tumutubo na yung mga leaves. So, alam mo na, malapit na yung summer. Okay? Ba't sinasabi sa atin ng Panginoon to? So, ganun din daw. Sign, tama, no? Sign yun. So, kung ang sa maraming bagay, minsan sa ulap, alam ng iba, uulan na. So, sinasabi ng Panginoon, madi-determine mo, hindi madi-determine. Katulad ng mga tinuturo ng marami ngayon, sabi, hindi, huwag natin magkaroon ng revelation kasi hindi natin malalaman yan. Basta ligtas tayo, okay na. Eh, maganda naman yung ligtas tayo, kaso ano, hanggang doon na lang tayo. Hindi, sinasabi nga dito eh. Kaya nga kayo, sinasabi nyo, malalaman nyo yan, kaya nyo malaman yan. Okay? Nasabi dito, when ye shall see all these things, know that it is near, even at the doors. Sinasabi natin kanina, pag andyan ay Antichrist, okay? Ano pa? Ang dami, pinagbabawal na, inuhuli na yung mga Kristiyano, no? Nag-preach ka lang, galit sa'yo. Pinapasa na yung mga batas against sa mga Kristiyano. Ako, nalapit na yan, okay? Ito ngayon, ito, medyo subject din to ng mga controversy. Sabi dito, verily I say to you, this generation shall not pass till all these things be fulfilled. Yung mali naman yung iba kasi dito, ginagawa ng iba dito, ginagawa nilang ano to, negative. Sabihin nila, oh, ito, mali yan. Ay, sabi ni Jesus, hindi daw mamatay yung mga generation na yun, darating na yun. Yun ba sinabi? So, sabihin ko na, sina Paul, sina pa yung mga Stephen, mga bata nun. Sabi natin, inabutan nila si Jesus. Hindi daw mamatay yun, darating na pa. Hindi sinabi dito. Kasi sinabi dito, this generation, hindi this, nung andun siya, hindi. Ibig sabihin ito, ito, yung henerasyon na ito. Kung natin, sa henerasyon natin nangyari yung mga Antichrist, hindi na tayo mamamatay. Ibig sabihin, sobrang lapit na eh. Ano yun, 7 years na lang eh. So talaga hindi na tayo, ano, hindi na tayo lilipas. Aabutan na natin yun. Pag dumating na yung Antichrist na yan, na-set up na yung abomination na yan, ang lapit na yan, okay? So, yun ang gusto ko sabihin doon. Ito yung ating memory verse. Ba't sinaman yung memory verse dito? Ibig sabihin lang, kasi siguro, habang binabasa nyo, parang di totoo yan. Parang sobra naman yan. Ay, hindi naman ganyan ang Panginoon. Kaya sinungit niya dito para makinig tayo. Na sinabi niya sa salita niya, mangyayari yan. At hindi yan lilipas. Hindi, luma na eh. Siguro, hindi totoo yun. Hindi ganun. Mangyayari yan, okay? Hindi natin matatapos, ano? May question ba? Subukan natin hanggang 38. But of that day and hour know it no man, know not the angels of heaven, but my Father only. So, ito naman yung ginagamit din ng iba. Sabi ng mga pre-trib, oh, kita nyo, hindi alam eh. Well, ibig sabihin, anytime. Ganun ba yun? Panari, hindi ko alam kung kailan na magpapakasal si Stephen. Panari, ganun. Hindi ko alam eh. Malay ko. Ibig sabihin ba nun, di bukas na ba yun? Posible bang bukas yun? Hindi pa. Pero hindi ko alam kailan. Di ba? So yun yung maling-mali sa mga pre-trib. Sabi, oh, kita mo, hindi mo alam eh. So ibig sabihin, pwedeng mamaya, hindi na sinabi. Sabi lang, hindi natin malalaman yung actual date. Okay, pero pag malapit na malalaman ba natin o hindi? Malalaman. Sabi nga sa Luke, binasa natin eh. Tumingala ka na eh. Andyan eh, okay? So,
So gusto ko lang maintindihan natin kasi marami talaga yun sa Facebook ganyan, trip-trip. Sabihin nila, uy, hindi nyo alam ang kailan dati, kaya maghanda na kayo, baka mamaya dumating na ang Panginoon. Hindi ganun na sinasabi. Sabi lang, hindi natin alam yung actual date. And therefore, hindi ka pwede magplano ng masyadong long term. Okay? Pwede ang pagplanuan, ihanda mo yung mga church member, ihanda mo yung puso mo, ihanda mo yung, siyempre, maglingkod ka na sa Diyos yun, pwede mo handa yun. Pero hindi yung talagang, ano bang weapon nila? Mag-ano na kami ng weapon namin? Hindi ganun. Okay. Kasi hindi mo malalaman. But as the days of Noe, sino si Noe? Noah. Okay, where's? Noe were, okay? Alam na natin, nabanggit na natin yan, na-quiz na natin yan. Diba? Ano nangyari nun? So shall also the coming of the Son of Man be. So alam ba nila ni Noah kung kailan darating? Parang hindi rin, pero alam niya darating, di ba? So, pero yung ibang tao, alam niya ba na darating? Hindi, di ba? Ganon din daw dito. So, yun ang pansinin natin. Ito yung sinasabi nila na anytime, hindi ganon sinasabi. Ibig sabihin dito, yung mga nagbabantay, alam nila. Pag tayo, inaaral natin ngayon, alam natin kung kailan yun. Di exactly, pero alam natin yung mga signs and therefore, handa tayo. So, yung ibang hindi nakakaalam, yung mga hindi nagmatsyag, tsaka yung mga unbelievers especially. So, ano nangyari doon, no? Ano nangyari? Kain sila, pakasal sila, wala silang pakialam, nagbibuild ng Ark si Noah? Hindi, kain lang tayo dito. Hindi na nag-isip, di ba? Itong mga to, ba't kaya nagbipreach sila ng ganun? Ba't nila naaral na revelation? Importante lang, ligtas na tayo. Hindi, ganun. Yung sabi lang dito ng Bible is, ganun din sa end times, yung iba, hindi maniniwala. Ngayon yung mga characteristics. May mga nakakaalam, hindi lahat. Pero, alam nila dadating, yung mga believers. Pero itong iba, hindi alam. Walang kaalam-alam. Ito, karamihan dito ng mga tao, hindi nila alam yan. Naririnig lang nila kung saan yan, pero hindi sila naniniwala. Okay? So, time na. Ito na lang, last. And knew not until the flood came and took them away. So, ibig sabihin niya, ganun. So, darating yung panahon nito, pag-uusga. Mga bata. Hindi ko alam yan eh. Alamin mo na ngayon, sinasabi dito. Itong buhay natin dito, hindi ito pa yung final. Magandang recreation ng Diyos, pero may hinanda pa siyang mas maganda para sa atin. Kaya dapat manampalataya sa ayos Panginoon. Hindi tayo nabubuhay ng iba yung plano natin. Plano tayo ng plano, hindi kasama ang Diyos. Diba? Maraming ganun. Sino ba yung Diyos nila? May Diyos sila, bahala sila. Hindi ganun, alamin mo kung sino si Jesus. Alamin mo, kilalaanin mo siya. Sige, tanong. Yung tanong, paano tayo mapoprotect sa Christ? Paano tayo mapoprotect? Ano mo nagawa na? Okay, so, ganun nga, pagligtas ka, lamang ka na. Pagligtas ka, kahit mapatay ka, langit ka naman eh. Number one. Okay? So, dapat maligtas ka. Siyempre, yung ibang tao din, kaya nag-soul winning tayo every week, twice a week, once a month, another. Bakit? Para maligtas din sila. Yan yung pinaka eh. Okay? Ngayon, second part doon, ano pa, maghanda ka, ihanda mo rin yung mga tao. Pag hindi handa yung ibang tao, ano mangyayari? Di sunod na lang sila sa Antichrist. So maganda nito, kaya pinaghahanda natin ito, pwede at least may malaban tayo. Pag dumating na yan, dahil mga pelikulang ganyan eh. Parang ginagaya nila yung ano, di ba? Pinaghahanda. So may tayong ano, hindi tayo totally ano. Pero sa kanila, kanya-kanya silang ano. Last na lang. Ibig sabihin, yung sinabi niyo kung titingin ka sa langit, titingnan na sa kanila. Hindi naman. Ibig sabihin lang nun. Ibig sabihin nun, talaga kasi pag yung time na yun, talagang hirap na hirap. Pero in-encourage lang tayo ng Panginoon. Na andyan na yun, darating na siya. Hindi yun, nakaganyan ka na lang. Gusto mo ba yun? Pero kasi pag ganun nakala ko na, nasa bundok na tayo. Wala na tayong pupuntahan. Hindi, gumawa tayo ng ano, armas. Lukilaban tayo, hindi na. Tingala ka na lang. Huh? Okay, ano pa? Okay, tapusin natin yan next week, okay? Balik kayo, ha? Ayan, ganda yan. Okay, question pa. Iniwala ka ba sa mga to? Ito sabi ng Bible, eh. Ngayon, kung hindi ka masyado acquainted, kaya nga sinasabi natin, ito, matagal na nakasulat to, hindi ko invento to. Matagal lang pinag-uusapan ito, iba hindi naniwala, pero matagal lang sinabi ito.
Si Jesus mismo nagsasabi, darating siya muli para sa atin. Para tayo yung dalhin sa langit, yung mga unbeliever paparusahan. Okay, magkasabay yan. Langit yung believer, paparusahan sa lupa muna yung mga unbeliever. Okay? Well, let's pray. Baka naman, salamat sa pangalawang linggo namin doon sa ganitong subject, Lord. We pray na we tackle, Lord, Matthew 24. At least, Panginoon, yung mga basics, Lord, maintindihan ng mga kabataan din po, Lord, even mga bagong Kristiyano. Aral namin to, Lord. Ma-encourage kami, Lord. Di kami matakot. Bagus, Lord, magkaroon ng tapang. Ito pa yung bagay ito. Alam nyo na pala. Sinabi nyo matagal na bagay na. May kita namin yung mga kalituhan ng iba. Aralin namin para kami po'y handa at maging kalugod-lugod tayong buhay sa inyo, Lord. At mawarning pa rin ng mas maraming tao, Panginoon, dahil hindi yung aming hope, Lord, na ito nga po'y totoo at nakikita namin in your word. So we pray na another week, Lord. Next week, kahit medyo light pa lang kami sa prophecy, we pray na tapos namin, at least makakuha namin yung introduction sa end times, Panginoon. Malalati lagi, magagabay. In Jesus' name we pray. Amen.